ang malamig na klima sa Itogon Benguet, kayang-kayang pawiin sa sarap at init ng kanilang Itogon Bibingka. Si Rita, 12 taon nang nagluluto nito tuwing magpapasko. Ang kakaiba sa Itogon Bibingka, ang gamit nilang malagkit kulay ube na kung tawagin nila, balatinaw. Balatinaw is red rice. Balatinaw nga dikot from the mountain province and Kalinga. Purple is una nga dikot. Usually nga arami din da nga tapoy. Ang nagpapalasa rito, gata. Ang unang piga ang ginagamit. Habang ang ikalawang piga ang ipinansasaing sa malagkit. Nung naluto ang balatinaw, hinaluan ang tasukal, kakinayod na nyog. Inilagay sa maliit na batsa at saka ito muling niluto. Tinakpan gamit ang flat na yero. Naragsak nga Paskwa tayo amin. Na ay dibibing kami is na Itogon Benguet. Masarap siya, masustansya, bagay na bagay siyang panganda ngayong Pasko. 2 oras na biyahe mula Itogon, ang bayan ng Kapangan sa Benguet. Nakilala roon ang aming team, si Satilin, na bata pa lang daw, gumagawa na ng star ng kanilang Noche Buena, ang kinuday o pinausukang baboy. Sa itaas ng lutuan, may parang kahon na gawa sa kahoy. Dito raw itinatago ang mga karne na ginagawang kinuday. Ang usok na nanggagaling sa lutuan, ang siya rin tumutulong sa pagluluto ng karne. Madalas namin niluluto pag may okasyon or Christmas party para pang sabaw. Hinahaluan ng pinikpikan, ma'am. Halos 1 linggo nilang pinauusukan ang kinuday. At ang madalas nilang ginagawa rito, sinasabawan. Dahil matigas yung kinuday, kaya ang kadalasan na ginagawa namin sa pagluluto ay sinasabawan, lambong. Sa Kapangan, tuwing Disyembre, ipinagdiriwang ang kanilang tradisyon na Christmas Eve Kapangan o Pasko sa Kapangan. Dito nila malimit ginagawa ang kanyaw. It is a Thanksgiving. So nga nasanamat lang hindi pa nang iyaman tako ng apo ay napintas di ani. Part na kat pianmimat lang ay ipaila ay wada pa lang, nabiyag pa lang ng kultura at tradisyon di taga Kapangan. Tapno din next generation akat wada di mabuya da, wada po'y maadal da. Sa kanyaw, nagkakatay ng itim na baboy. Ito ang kanilang pinagsasalusaluhan tuwing may importanteng mga okasyon. Marsua, apusyo sa marsua ni baboy. Yung may palitay ng panayaman yun sa laki. Kaya mas masyawa. Hihiwain ng malalaki ang karne ng baboy at saka ito pakukuluan. Ang tangi lang nagpapalasa nito, asin. Ang sabaw, perfect higupin, panlaban sa malamig na klima. Samantala, baba naman tayo sa aming probinsya, sa La Union, kung saan 1 linggo lang bago magpasko, ginaganap ang Cucina Ilocanja, cooking contest ng Ilocano dishes with a twist. Sa mga maghahanda ng pansit ngayong Pasko, subukan ang pinagsanib-puwersa na sarap ng pansit at ginataang gabi. Gusto kong mabigyan ng iba lasa, kakaibang lasa ang pansit. Tama-tama ngayong magpapasko at pwedeng ihain sa hapagkainan. Pakukuluan natin ang pansit bihon, sibuyas, luya at bawang. Lagay na rin natin ang lemongrass o tanglag. Sunod, ilagay na ang tomato paste. Lalagay natin itong tangigi filet. Next na ilalagay ay ang hipon. Maglagay na tayo ng patis. Bagoong alamang. Red bell pepper and green na sili haba. Susunod, mag-isa tayo ng bawang, sibuyas, and carrots. Isunod na natin yung ginataang gabi. Bell pepper. Lagyan din natin ang green chili. Ilagay ang pansit canton, lutuin ng konti. Lagyan ng konting alamang, patis.
red bell pepper. Ihalo na natin ang portion of the ginataang gabi. Coconut milk para maging creamy siya. Nagimasgayam ti ginataang aba sa pansit. Isa pang masarap pampainit ng katawan ang sabaw ng bulalo na ginawang masosyal. Meron itong chili beans at longganisa at ang tawag nila rito, boljak. Nag-evolve ang lasa when it comes to pagkain na ganito. Kaya naisipan namin na ito ang naging konsepto ng aming lutuin. Sa pagluluto nito, pinakuluan muna ang bulalo sa gata kasama ang bawang at luya. Pinakuluan hanggang lumapot ang gata at halos bumabalot na sa bulalo. Pagkatapos, ginawa na ang katerno nitong chili con carne. Yung meat niya, malambot. Ibang klaseng bulalo. Malamig ngayon ang klima sa norte, kaya ang kanilang pang Noche Buena, puro pampainit. Pero sa ganitong paraan, damang-dama nila ang Pasko.